Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Meron pong binahagi sa amin yung isang kaibigan tungkol po sa isang technology, yung biochar. Ito po ay isang technology nung sinaunang panahon pa during ancient period na nakalimutan na po ng present generation. Napakarami pong benefits ng paggamit ng biochar. Nakakatulong po ito sa climate change at nakakatulong din po ito for food security. Kami po naniniwala na this is the best hope for agriculture. Kaya in this video, ipapakita po namin sa inyo paano gumawa ng biochar at ano po yung benefits nito sa environment tsaka sa mga halaman. Coming up! What's up mga ka-agri? Welcome to Agrinihan Channel. Nandito kami para magbigay sa inyo ng mga simplified farming methods. Para sa mga farming tips, solutions, and ideas, pag-subscribe lang po kayo sa aming channel. I-click nyo po yung bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na aming lalabas. Maraming salamat po pala sa mga Agrinihan supporters sa patuloy nyo pong pagsuporta sa ating advocacy. So ngayon, nasa second phase na po tayo ng ating mission. Nagtatayo na po tayo ng mga micro-integrated Bayanihan farms sa mga communities. I-integrate po natin itong biochar sa ating ginagawang farm system kung saan gumagawa po tayo ng isang sistema na madali pong gawin, na hindi na kailangan ng mga heavy equipment, machineries, kayang-kaya pong gawin ng mga maliliit po na magsasaka. Kung gusto nyo pong tumulong sa aming advocacy, pwede po kayong magpadala ng support. I-click nyo lang po yung join button dito sa YouTube channel or dun sa ating official page sa Facebook, yung button po ng Become a Supporter or yung link po ng aming GCash dito sa description. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating advocacy. Ngayon, pag-usapan po natin yung biochar. Ano ba yung biochar? So yung biochar po ay isang charcoal, isang product na resulta po ng pagpapainit natin ng mga organic material. Yung tinatawag po nating pyrolysis. So ano ba yung pyrolysis? Yung pyrolysis po yung pagsusunog natin ng organic material in the absence of air. Sa ganitong proseso, maalis po natin lahat ng element na nandun sa organic materials at ang matitira lang po ay pure carbon. Yung biochar po ay highly resistant to decomposition, so hindi po siya basta-basta nabubulok. And ito po ay napakagandang soil amendment. It can actually help sequester yung carbon dioxide sa ating environment, yung mga greenhouse gases, lahat po yun na a-absorb ng biochar. And napatunayan din po yung paggamit ng biochar ay nakakababa po ng acidity ng ating mga lupa, and it can actually absorbs more water up to 30%, and study shows na it can also increase yung ating yield from 80% to 400%. Yung biochar po ay isang carbon negative, meaning it can actually reverse po yung greenhouse problem ng ating mundo. So nakakatulong po siya sa ating climate change. Tanong, paano po ba nag-work yung biochar? So, may tatlong bagay po na kailangan yung halaman para lumaki siyang healthy. Maliban po sa sunlight, kailangan niya ng nutrients, water, and microorganism. So, ito pong biochar, siya po yung nag-absorb ng nutrients, nag-i-store din ng water, tsaka nagiging bahay din po ng mga microorganisms. Kung titignan po natin sa microscope yung structure ng biochar, para po siyang honeycomb, yung bahay po ng mga honeybee, meron po siyang mga butas kung saan dun po nai-store yung mga nutrients, yung tubig, tsaka yung mga microorganisms na hinuhold niya, tapos pag kailangan na ng halaman, saka lang po niya nire-release. So para siyang imbakan ng mga tubig, nutrients, tsaka microorganisms. Parang meron tayong mga tiny cabinet dun sa lupa na nag-i-store po ng mga kailangan ng halaman. So anytime pwede niya i-release pag kailangan na po ng mga halaman. So ito po yung mga ilang patunay na nag-work po talaga yung biochar. Pansinin niyo po yung kagubatan kapag ka nasunog. Ang ganda po ng tubo ng mga damo, yung mga seeds, yung bagong tubo, napaka-healthy dahil sa presence po ng carbon. Ganon din po yung practice ng mga katutubo, yung pagkakaingin. Pansinin nyo po ang ganda ng tubo ng kanilang mga palay because of
carbon din. So yung pagsusunog nila ng mga pinagtataniman. Tandaan po natin, yung paggamit ng pure biochar lang, hindi po yan mag-work. Kasi yung itong biochar ay pure carbon lang. Wala po siyang ibang element. Now, para maging effective po itong ganitong technology, kailangan i-activate po natin yung nutrients siya ka microorganism. Kaya kailangan magdagdag po tayo ng dumi ng bulate or compost doon sa ating biochar. Then kung meron po kayong mga IMO or indigenous microorganism or EM, yung effective microorganism, pwede po kayong mag-spray para po maparami natin yung microorganisms doon po sa ating biochar o doon sa ating garden bed. Para pag nagtanim tayo, napakaganda po ng resulta ng mga tubo ng ating mga tanim. Paano naman po gumawa ng biochar? So napakarami pong design ng paggawa ng biochar. Ang mahalaga lang po dito, masunog po natin yung mga organic materials with lesser or zero air. So pwede po tayong gumamit ng mga metal drum. So ito po yung design na ang napuntahan po namin. Then pwede po tayong gumamit ng iba't ibang klaseng organic material. Pwedeng damo, dayami, kahoy, coconut shells, even yung mga bunga ng puno na tuyo na. So pwede po natin yung sunugin gawing biochar. So para malaman po natin na tama yung pagkakaluto natin ng biochar, kailangan pagka kinrush nyo siya, para siyang glass, para siyang salamin, ganun po yung tunog niya. Then may nakita rin ako isang foreigner, after niya pong mag-harvest ng biochar, tinitikman niya. So dapat wala siyang malasahan. Kasi pag may nalasahan siya, ibig sabihin, hindi naalis yung ibang element dun sa organic material. So kailangan pag kinagat niya, wala siyang lasa. So yan po yung tamang luto ng biochar. Pero hindi na po natin kailangan tikman pa. So pwede dun sa structure niya, tignan natin. Tapos napakadali niya pong durugin. Pwedeng durugin lang ng kamay. Tapos yung tunog niya para siyang glass. Ito po yung proseso ng paggawa ng biochar. So dito po gagamit lang kami ng tuyong damo para mabilis pong maluto. Makita natin agad yung result. So lalagay lang po natin yan sa loob ng drum hanggang sa mapuno. Pwede rin natin siyang siksikin para mas marami tayong ma-harvest. Kasi pagka medyo loose, pag sinunog natin, napakakunti lang ng ma-harvest natin. So after malagay po nung organic materials, pwede na natin siya sindihan. Huwag na po kayong gagamit ng mga fuel, kasi yung fuel po may mga iba pang chemicals. So sindihan nyo lang po gamit yung posporo. Then kapag ka umapoy na, pwede na po natin ilagay yung takip na may chimney para po lumabas dun yung usok. So dapat po hindi siya umusok kasi apoy po yung nasa loob ng drum. So makita po natin, clear lang yung lalabas na usok. Yung usok po depende sa organic materials na ginamit natin. So ito pong damo medyo mausok. Pero kung kahoy, tapos apoy po yung nasa loob ng drum, hindi siya ganun kausok. Tatlo nga pala yung pwede natin ma-harvest dito kung maganda po yung inyong chamber. Kasi pwede tayo makapag-harvest ng solid, liquid, and gas. Yung solid, yan po yung ating biochar. Yung liquid, yung wood vinegar, kung kahoy po yung sinusunog natin. And yung gas, yung usok. So, pwede po natin ito ma-convert into energy. Pwede siyang gamitin pangluto itong mga gas element. So, meron pong butas yung drum dun sa lower part. Pag nakita po nila na lumalabas na dun yung apoy, isang palatandaan po yun na nasusunog na po yung nasa lower part. So, pwede na po siyang buhusan ng tubig. So, kailangan siyang basain kasi pag hindi siya binasa, mapupulbos po ito, hindi siya magiging biochar. So, kailangan buhusan na siya ng tubig, tapos alisin na po siya dun sa drum. Then, to make sure, kailangan basain nyo pa rin yung inyong biochar kasi baka meron pang baga sa loob at maging abo po yung inyong ginawang biochar. Abangan nyo po sa mga susunod na episode ng Agrinihan. Papakita po namin yung result ng biochar tsaka yung pag-infuse po ng biochar technology sa ating ginagawang farm system. So kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo naman sa isa-iba ba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!